Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, ilagay po natin sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Tayong lahat ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ang araw ng kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Ang krus ni Jesus ay simbolo ng tunay na pag-ibig para sa ating lahat. Ialay natin ang misang ito para sa ating mga may sakit na mga kapatid na sana pagalingin sila sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, lalong-lalo na ang nasa ospital at ang ating mga cancer patients na sana po ay pagalingin sila ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At ngayon, mga kapatid, ating alalahani ng ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali. Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinanunugaliya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Salamat ka namin,
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesus Cristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakila Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod niyang na sa iyong loob ay ginaganap ng iyong anak, ay magpakindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa Kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos." Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Dadapat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat siya uy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila, pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin,
Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag na lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumababa mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinataas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Ngayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli, magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Father. Mapalad po tayo ngayon dito sa ating National Shrine. Dahil mayroon tayong relic ng krus ni Jesus doon sa Kalbaryo. Nagpapatunay ito na tayo po ay may biyaya. Biyaya na galing sa Panginoon dahil sa presensya po ng relic ng krus ni Jesus. Ang krus ay simbolo ng tapat na pag-ibig. Walang ibang simbolo sa mundong ito kung ilalarawan natin
ang tunay at tapat na pag-ibig, kung hindi ang krus lamang. Kaya, ang totoong pag-ibig ay kailangan may kaakibat ito na pagsasakripisyo. Kaya kung sino mang umiibig sa inyo, kapag hindi marunong magsakripisyo, ay hindi po yan totoong pag-ibig. Yan po ay pag-ibig lamang na walang kahulugan. Wala lang. Hanggang salita lamang. Ngunit si Jesus pinatunayan lahat sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at walang katapusan. At yon ang ginawa ng ating Ama na ipinadala niya ang kanyang bugtong anak upang tayo lahat ay tubusin sa kadiliman ng kasalanan. At ito si Jesus ay nagtagumpay sa kanyang misyon at pangako. At ang krus na higitan natin na ibinigay ni Jesus ang lahat sa atin para lamang sa pag-ibig na walang hanggan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kapag ang pag-ibig na natin ay hindi gaano kalaliman, nakikita ito halimbawa sa pagsasama ng mag-asawa, sa ating mga relationships, sa aba ating mga ugnayan sa bawat isa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho. Kapag walang malalim na pag-ibig ang bawat isa, doon nagkakaroon ng miserableng buhay. Kaya, napaka-importante ngayon ang kapistahan sa atin na nagpapaalaala sa atin na ang Diyos ay tunay na umibig sa sangkatauhan, ay tunay na umibig sa bawat isa sa atin, bagamat tayo hindi karapat-dapat ng pag-ibig na ito. Ngunit, love conquers all. Pinatunayan niya ni Jesus sa ating lahat. Tanggap tayong lahat ang ating nakalipas, ang ating pagkakasala. Tanggap po yon ng Panginoon. Kaya nga ang krus ay simbolo ng tapat at tunay na pag-ibig. So mga kapatid, ano ang hamon sa atin ngayon? Sa mundo na napakaingay, sa mundo na puno ng galit, sa mundo na puno ng gantihan, ano ngayon ang hamon sa atin sa bawat isa? Natularan natin si Jesus na hindi makasariling pagmamahal kung hindi minahal niya, tinanggap niya ang lahat sa atin para tayong tubusin at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun din tayo sa ating kapwa. Yun ang ating misyon. Na tayo ay maging larawan, kawangis ng pagmamahal at awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ito ang diwa ng krus ni Jesus. Ito ang kahulugan ng kanyang pagpapakamatay sa krus at dinaig niya ang kamatayan. Linupig niya ang kamatayan. At ipinakita sa atin na ito ang simbolo ng tapat na pagmamahal sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang ito na hanggang sa ngayon, sa misa ay buhay ang biyayang ito
na araw-araw nating tinatanggap ang bunga ng sakripisyo ng Diyos sa misa. Ang biyaya sa Eukaristiya ay tuloy-tuloy na nanggaling sa krus sa Kalbaryo sa Biyernes Santo, ito ay naging tuloy-tuloy dahil sa misa araw-araw. Kapag tayo'y dumudulog sa misa, kapag tayo'y pumupunta sa misa, ang bunga ng pagsakripisyo ni Kristo sa krus na siya'y nakabayubay ay tuloy-tuloy ang pagpapala at biyaya sa ating lahat. Mga kapatid, idalangin natin sa misang ito na sana tayo ang maging larawan ni Kristo katulad niya na maging tapat sa pag-ibig sa bawat isa, sa pamilya, sa ating katrabaho, sa ating mga kaibigan. Dahil ito ang ipinakita ni Jesus sa ating lahat. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upaghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagpatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw aming pasalamatan. Iyong ipinasyang ang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumaway sa iyo, sa kahoy na krus siyang nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kailan mo, o sana,
kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banalot ang bukal tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan niyong Espiritu, gawin banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bagyo na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, ipinaghati-hati niyo inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yun din namang no matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalala at pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kaisa ni Francisco ang aming Papa at ni Gilbert ang aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahan mo rin kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yun din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal nga Birhen Maria ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, dasalin natin ang dasal na itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Oh,
Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming na si Hesukristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ngayon, mga kapatid, bibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na cross ay nagbibigay buhay, ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa.
Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ikalima, simula po ngayong September 14 hanggang 22 ay isasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalima ng hapon araw-araw at ika-anim ng gabi kapag Linggo. Mangyaring magabayan po kayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalaing kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na pagdiriwang
humayo kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa Ayo at ipa.